Hi guys! So magluluto tayo ngayon ng ginisang munggo. Ito yung mga ingredients. Ayan, nakaprepare na siya para magigisa na lang tayo. Siyempre, kailangan ng cooking oil. Ayan, kompleto na yung recipe natin. Kailangan din natin ng tubig. So, magpakulo lamang tayo ng munggo sa isang casserole. Habang pinapakuluan natin yung munggo, so ito, magigisa muna ng sibuyas at bawang. Ayan. So, ang sarap nito guys. Lalo sa malamig na panahon. Ayan. So, igigisa lang yung bawang sibuyas and then kamatis. Tapos kapag nagisa na, ilalagay lang yung pork at lulutuin. Ayan, ilalagay natin yung pork. So, yung pork na ginamit ko dito, ito yung loin pork. So, yung mga laman. Pwede nyo rin lagyan ng, kung gusto nyo yung medyo fat, yung parang taba, pwede rin yun. And, maglalagay lang ng pepper, ng paminta, tsaka ng asin para habang niluluto natin o din yung pork, nanunood na yung lasa. Ayan, so halu-haluin nyo lang siya guys para balance yung lasa. Kapag ka nag-isa na, ilalagay lang yung pinakuluan natin na munggo. Ayan, so para mag-isa rin siya, mapasamang mag-isa. Haluin lang, tapos kapag nag-isa siya, ibabalik lang siya ulit sa kaserola. Ayan, so ilalagay ko na yung bitter melon o yung tinatawag natin na ampalaya. So ito guys yung nagpapasarap ng lasa ng munggo. Ayan, so kapag ka medyo nagisa na siya, so tinakpan ko lang tas gigisahin. Kapag nagisa na parang ganito na parang half cook na yung bitter melon o yung ampalaya, pwede na natin itong ilipat sa kaserola para medyo maluto. At titimplahan na natin, ilalagay na rin natin yung sabaw. So ayan, dahan-dahan lang nating, sabi dahan-dahan. So dahan-dahan lang nating ibuhos sa kaserola. Ayan. Tapos, lalagyan lang natin ng mainit na tubig. So nagpakulo na ako ng tubig. Tapos, tantsahin nyo lang guys yung kadami ng tubig na ilalagay nyo. Masarap yung hindi masyadong or hindi gaanong matubig. Maganda yung parang ganito, yung medyo parang malapot pa din. And then, titimplahan na natin ng fish sauce or patis. So, depende sa inyo kung gaano karaming patis yung ilalagay nyo. I-adjust nyo lang guys, depende sa karami ng patis na ilalagay nyo. Mag-a-add lang ako ng konting paminta pa. Tapos, ihahalo lang natin, papakuluan, tapos yan, ready na siya. Pwede nang iserve sa mainit na kanin. Ayan, kapag napag-kumulo na siya, so parang ganyan, check nyo pa rin yung lasa kung okay na sa inyo. Tapos ilalagay ko lang yung spinach. Dahil wala kaming malunggay dito, wala rin fresh na makukuha na leaves ng ampalaya. Kaya ito yung ginamit ko. Pero masarap na masarap pa din siya. Okay guys, so ayan, pwede na nating iserve. Ayan, ang sarap ng lunch natin ngayon. So sana nagustuhan nyo yung simple nating ulam. And dun sa hindi pa nakapag-subscribe sa AS Kitchen Recipe, please subscribe and like and share this video. Ayan, thank you. So, kakain na guys.
Thank you.